Share ko lang din, after I gave birth last January 22, akala ko sobrang smooth lang ng lahat. Kasi sa firstborn ko, okay naman. Walang naging any aberya or wala naging sakit si Lanzo. Pero itong second baby namin, nagstay siya sa IMCU, Intermediate Care Unit sa St. Luke's for 7 days. Pagkapanganak ko, okay naman. Hindi ko napapansin na may sabi sa akin ng resident doctor, iba daw yung paghinga niya. Kaya kinuha agad siya sa akin. Hindi siya nakapag skin to skin kami, tapos nakapag latch ng konti. Pero hindi siya katulad dati na pinagstay siya sa akin agad. Kasi nga, tinitignan yung paghinga niya. Nagkaroon kasi siya ng pneumonia. So, nagstay siya sa IMCU for 7 days. Tapos, everyday, pinupuntahan namin siya. Yun. Ano lang talaga, tiyaga-tiyaga. At first days, medyo, yun nga, syempre, nagiging emotional ako kasi hindi ako sanay na may naiwan sa hospital. Pero, sobrang happy namin kasi nauwi na namin siya after 7 days. Yun nga, share ko lang sa inyo na yung paghinga niya kasi medyo mabilis. Nagkaroon kasi ako ng flu, fever and flu nung January 1. Sa kasagsagan ng New Year. Siguro nasama ako dun sa surge. Nagkaroon ako ng ubo, nagkaroon ako ng sipon, nagkaroon ako ng lagnat. Hindi kasi ako nagpa-test noon, pero I am feeling na nag-positive. Nag-positive ako kasi nag-test ako ng antigen after 8 days. So, January 8 na. Negative naman. Both negative. Tapos, RT-PCR negative naman. Pero siguro nung mga first few days na may lagnat ako, kasi lahat ng symptoms na sa akin. So, naapektuhan yung bata pagkapanganak ko. Sobrang lapit lang daw kasi nung flu ko. Tapos nung pagkapanganak ko, January 1, tapos January 22. Yun. Kaya nagkaroon siya ng infection. So, walang choice na, I mean, hindi pala walang choice, pero nagkaroon siya ng infection, nagkaroon siya ng pneumonia. At a very young age, nagkaroon siya ng dinextrosan siya. Nakakaawa lang, pero sobrang natutuwa. Ngayon, nagpapasalamat ako na nakasurvive kami doon sa pagsubok na yun. So, yan, isushare ko sa inyo yung journey namin mag-asawa. Papakita ko doon sa inyo na everyday kami nandun sa hospital para i-check yung baby. And, natutuwa din ako na si Lanzo kasi hindi siya nakapagpa breastfeed sa akin. And dito sa second ko, natutuwa ako na na-push ko yung breastfeeding, na tinatsaga ko talaga every 2 hours, nagpapampa ko. So, ang ganda rin ng outcome, kasi madami na talaga akong milk. Nakakapag-stock na ako ng milk sa ref namin. Tapos ngayon, direct latch siya sa akin. So, yun. Sobrang sarap lang ng feeling na nakakapagpa breastfeed ako sa kanya ngayon, para din talagang lumakas yung immune system niya. This is to share with all of you our new blessing dito sa aming tahanan. Welcome home, baby Sandro. You will get baby Sandro. Are you excited to meet your baby brother? You're excited? No. Sandro has a gift for you. You want a gift? Mommy, is this a T-Rex? Yes, that's a T-Rex. Oh, you play with baby Sandro with your iPad, ha? No. Why? Sandro has a gift for you. Mom, I don't like to say. I'm scared!
You're scared of your baby brother? You love your baby brother? No. Yes. Goodbye, Saint Luke. Yes. Are you happy, Lanzo? I'm happy with my toy.